alamin natin. Pass on na tayo sa game. Game number one. It's Zyda on the Alice Jungle. Kalaban si Andoryu on the Baksha Jungle. Ito yung medyo matagal, no, for Echo. Tignan mo, first, even yung first buff ni Zyda, sobrang tagal niya na secure. Mm-hmm. Pero ngayon, makikita mo naman dito na si Zyda, gumamit na siya agad ng Retribution. So, there's one of the downsides of that so-called Alice Jungle. Mm-hmm. Na hindi siya talagang kasing bilis mag-clear in the early stages. Pero ang maganda naman sa kanya, if you get to level 4 first, ay, doon siya nagkakaroon ng capability agad na lumaban. If kakailanganin. Kasi more or less, pipilitin yan talaga kahit papano na alam mo yun, mag-stay away muna. Buha ka muna stacks. As much as possible eh, iwas muna sa gulo. Yun ang plano ng mga orka. Pero tutukan natin tong gold lane matchup. Kung saan, this is a Brody and a Clint. This is not a normal na matchup na meron tayong nakikita. And ilan lang yung mga teams na nakakagamit ng Clint, namely AP Bren. Si Super Marco. Oh, and alam mo yan, yung mga ganitong klaseng initiation, yung mga biglaan kay Kyle, masaya na sila doon. Bakit? Nawala na flaker eh. Oo, may na-waste na resource. May na-waste na resource. Pwedeng ulitin mamaya, wala nang panakas yan nakapag flaker na kanina. May 15 seconds pa naman para sa Lord. Ay, sa third, rather. Lord agad eh, excited ako eh. At ito, nandito si Andoryu, ha? Talagang nakatingin lang siya. Oh. Si Luis dito. Oh, ang ganda pa ba si Crit? Nandyan yung mga Petrify. Available to kasi nag-MPL na to eh. Totoo din. Si Jan, galawang Jan Bilyon. Si Outplayed, alam mo na kapag binigay mo yung kailangan niya, oras lang eh. Onting oras lang guys, isang item lang, pwede naman ako eh. And yun yung pinapakita ng Echo. Now, surprisingly for the Turtle, hindi ganun ilalaban ng side ng Echo Proud kasi medyo mahirap nga naman sa babae on a 4v4 match. Sabay na si Santi Sokre, lower HP. Pero siya doon. Si Zyda ay babalik. Nandiyan pa yung Blood Oath. Nakakagulat si Zyda dito at may Angela na lumapit sa kanya. Oh, pero hindi kinakaya eh. Si Luis habol na habol oh. Pero hindi niya itutuloy kasi baka mapunish pa siya doon sa point na yon. Now, kailangan ng Smart Omega Neos yung tumama yung mga skills. And kapag nagastos na yung Holy Baptism ni Supermark, parang hindi na yon perfect time para pumalag pa. Kasi mapapanis sila nung, ano yun, nung damage na binibigay ni Zyda. Although yes, na sabihin natin, hindi pa ganun kasakit yung Alice. Pero this is still Alice. Di ba nakaka-damage siya habang nag-heal? Ah, ngayon ko lang din na-realize kung bakit nila inaano to. Ina-jungle to. Di ba kapag ka-jungler ka, first 5 minutes, walang silbi sa'yo yung mga lane. Oo. Yung gold. Ang ginagawa lang nung Alice, first 5 minutes, wala namang pakialam sa gold eh. Ang gusto ko lang makuha yung stacks eh. Oo, yung mga blood yung orbs. Yung mga blood orbs, yun lang yung gusto ko. So, yun lang yung habol niya na. Kuha pa rin naman ni Kurt yung XP at yung gold na dapat sa kanya. Habang siya, may onting gold, pero may onting blood orbs din siyang na, ano, napipitas. Yun, parang yung oras, pinapadali nila ngayon para sa isang Alice ni Zyda. At kung tutusin, ito yung pinaka-ideal pa eh na estado kapag isang Alice jungle, hindi ka nagagalaw. Tapos pag dumalaw ka, minsan nakakakill pa kayo. Pero Smart Omega Neos, alam din nila na kailangan ng oras nito. And yung opposition dun sa top lane, mukhang si James din ang gustong bigyan. At dito na naman, ganyan na naman siya. Talagang literal, pupuli yung isang wave. May pag-clear siya. And ito talaga, dito mo makikita na dapat talaga on point yung chemistry nyo dito. Oo. Kasi hindi pwedeng magmadali yung isang lane sa pag-clear. Ah, oo. Kasi pwede mong bigyan ng alalay si Zyda. Hintay mo ako bago ka mag-clear. Oo, bitay mo ako bago ka mag-clear. Kailangan ko din yan eh. Taka lang, si Andoryu ay tatalon na dadampa kay James. Pero nandito na naman yung Astral Echo. Nandiyan yung Petrify mula sa Dragon ni Luis. Tapos yung Minovan's Fury na counterplay mula sa Echo. Low on HP ang mga members sa Spallon Gagandios. Look at Zyda sa gitna. Hindi pa rin siya namamatay. Unti na lang yung buhay niya pero triple kill para kay James sa pala yung fa-final blow. Ang ganda ng pwesto ni James ng mga panahon na yun. Akala natin mag-initiate yung Omega Neos. May isang tao sila na hindi na-account for. Yun si James. At nandun siya, ang ginawa niya, binagbabato niya ng voltahe yung mga tao. Sabi niya, electricity kayo dyan. Wah! Ay! So parang ang ginagawa ni Zyda, sa akin ang atensyon. Diba? Tapos si James, pumipreheat. Ito yung nasa gitna, pero pumipreheat. Alam mo, Joshi, tayo, ang tawag sa atin, kilograms. Si
ano, si Edith, si James, ang tawag sa kanya, kilowatts. Literal na pinag-aano niya, pinagbabato niya eh. Binato niya ng bato na may electricity. Nung lumabas siya kay Phylax, and look at the gold difference, medyo pantaya naman kung tutusin. Pero yung fact na yung Angela, mas mayaman sa Novaria, parang ang clear wave, bibigyan mo sa Novaria, isang Astro Recall. Halos ubus na yung wave. Tapos yung Angela, umaalis-alis pa sa lane yan. And this is really just all about lane management at its finest. At nandito nakikita natin si Saida, nagiging masaya din siya dun sa first 5 minutes. Kasi nga naman, for the first few minutes na itong larong to, apat yung nagi-spawn na minion doon sa may ano, gitna. Uy! May dabog! Yan ang sinasabi natin, pre. Pero si Saida pumasok na doon, pinabalad on, flowing blood in. Andor yung kanilang target, pero look at Luis, petrifying Santi Sucre, makukuha niya yung kill against the roamer of Echo. Nandiyan naman si Andorio, susubok humabol, gumugulong, pero mukhang irerespeto na, teka, hindi natin pwedeng galawin masyado to, pero apat tayo, kaya natin to, Holy Pop Decimal, and si Ryla makakakuha ng kill. A bit too greedy nung mga panahon na yon, sinubukan pa ni Saida na kunin yung mga orbs doon at mag-regen. Kaso, nakita niya naman si Andorio na nakagulong itong gulong eh. Ito parang nagulat siya na, ay, yun na pala yung damage na kaya na ibigay. And Echo. Ayan na! Galawang Janbin! Hindi kinaya. Nahil. Galawang Janbin na rin. Nakamit niya na yung Torn Apart Memorize. Pero it's too late to apologize. Tama. Torn Apart Memorize. Ayan. Looking at the game right now, Omega Neos, they are still within the running. Kasi kung iisipin mo, ang ganda ng ginagawa nilang pag-counter dito kay Saida. Although I would say, na much more is left desired. Lalo-lalo na nag-scale pa dito si West. Nag-scale pa dito si Kyle. And pwedeng dumating tayo sa punto dito, pre, na hindi na kayanin ni Saida yung damage output even with the Angela. Ay, tama. Parang ma-render useless na yung ginagawang regen. Pero si Andorio with a retry steal! Ang biminawal fury naman ang pagdadabog mula kay Santi Sucre. Pero look at James, may bandang gitna. Papasok na naman si Saida. Counter initiation lang. Re-engage lang. Ngayon nag-aabol na naman sila. Si outplayed na ngayon si Naniban. Kaso nga lang aatas din naman na side ng Smart Omega. Nias with trial na tumatagos-tagos sa pader. Pero sabi ng Echo Proud, Tori na lang kung ayaw niyong magpa-kill. Zyda, nangaago pa ng purple, pero yung ibang mga miyembro ng Echo, Tori yung gusto. Kaso ang bilis ng clear wave ng Smart Omega. Ang galing nila dito sa pagkuha ng atensyon. Ayaw ibigay yung mid lane. Pero the fact remains na yung pinoprotektahan ng mid lane, yun yung sinugod ni Zyda in the first place. Sinugod na lang eh. Kumbaga, sige, ayaw niyo ibigay. Di kunin ko yung kunin ko yung pinoprotektahan yan. Kung ayaw niyong mabuksan yung lagusan, eh, pasukin ko ng marahan. Pero syempre, may kasamang puwersa. Kasi, alam mo yung nakaw na eh. Teka, ano, bruskuhan na to, akin na to. Now, guys, looking at the items, eh, makikita natin na talaga namang si Galawang Janbin dito, si Outplayed, ay meron siyang Hepsis, meron siyang Malefic Roar, and DHS. DHS ang next. Baka Wind of Nature para pwede yung harapan si Wes. Ako, two routes na yung nakikita ko dito. Wind of Nature is one. Pero kasi pakiramdam ko sa ngayon, parang hindi mo pa papansinin si West eh. Ay, mas gusto mo na ma-rip itong si Andorio. I-rip mo na sila Andorio, sila Luis. Para kahit pa paano, habang ano, hindi kasi nila pwede din patagalin masyado yung laban para sa akin. Kasi, ang daming pang poke dito ng side ng Omega Neos eh. Kahit sabihin mo si Saida, nandun siya sa may gitna, as long as nahawakan siya, libre tama ng Astral Recall kasi. Tsaka yung si West, yung mga paunti-unting ano, bratatat ng kanyang first kill. Masakit yun pag naka-Berserker's Endless Battle na. Easy. Kailangan niya dito ng mga items niya. Kailangan niya pa maalalayan dito. And ito yung purpose talaga ng isang Angela na post-4. Ito yun din yung reason eh. Kasi kailangan niya talagang sumabay doon sa agos ni Saida. Tama. Kailangan, kung ano man yung damage, yung healing restrictions na binibigay sa kanya ng isang back siya, dapat naaangatan niya yun at nahihigitan niya yun. Pero ang Smart Omega ni Yus, medyo naiipit sila na magsama-sama kasi nga Lord to, naiiwan si Outplay doon sa baba na nakakuha na ng Tore. Tapos ito namang Angela ni Curtis, baka bigla na lang sumanib yan pag kinailangan na eh. Pag sumigaw, parang ang call niya dito, okay, sige sigaw pag kailangan ng sanib. Paano kaya yung sigaw na ginagawa na?
Sunny Pre. Tatlo-tatlo din. Ganun, ganun. Pero ako ha, naniniwala ako dito, at some point, magbabago yung galaw ng Echo dito bigla. Kasi si Outplayed ngayon, nakakuha na siya ng items eh. So possible, mamaya si Outplayed na yung target mismo ng Angela. Para siya naman yung hindi mahuli. Sa akin, Sunny Pre. Eh, siyempre, kapag kasi galawang Janville ng... Ang pumunteriya dyan, tapos ang boxing eh. Kung kilowatts nga si James, ito din kilowatts. Kuryente din niya yung mga binabato-bato niya eh. The kilowatts yan. The kilowatt duo. Pero kasi, si West, ito yung nakatakot dyan. At some point, Brody will fall off. Brody will fall off. Pero si West, nag-aabang lang siya nung panahon na nagpo-fall off na dito si Outplayed. At kapag nangyari yun, magiging masaya sila. Pero laban na! Nasasaktan sa Santi Sucre pero nakapagdabag naman siya! Retribution, kanina mo pupunta. It's gonna be Onontorio na maka... Ang yung charge mo. Nakikita mo, may logo ng battery charging. Pero from 5% pagtingin mo, 2. Tapos namumula pa. Oh. At ngayon na, ang namumula, Smart Omega Neos, kasi kahit papano, nakukuhaan sila ng nakukuhaan. Sabi mo nga, pick of pick of it. Pero yung signs of life, si Andorio nag-delay. Mm-hmm. Si Andorio talaga yung taga-delay dito. The delay artist. Ay. Ang galing niya mag-delay ng mga bagay-bagay. And even though kanina pa talaga umaari ba yung Echo, hindi talaga bumibitaw si Andorio. Oo. Sabi niya. Yun yung maganda sa kanya. And looking at the items. Ay. Ay, eto na. Eto na ang problema. So, nauna muna yung Wind of Nature. Tama ka, Joshy. Tapos ang next yan is DHS na. Yun na. Parang inuna niya yung makasurvive. Dito kay Wes, pero may Astral Echo na naman. Kita siya sa lumang gagaling. Dito si James. Si Santi Sucre ay unti-unting nasasaktan at pinalalampot ng Smart Omega Neos. Nabaliktad dito si Santi Sucre. Naging Itnas Airsuk. Yun na yung Aircus. Yun na yung nangyari sa kanya kasi sinubukan niyang puntahan doon sa may likod. Nagaanap siya ng magandang initiation angle. Kaso ang problema, hindi ka kasi Kufra na pwede mag-bouncing ball para lumabas. Yun yung isa din sa mga downside ng isang minuto. Kahit kumuha ka ng isang play na nagaling ka sa likod. Halata ka eh. Oo, halata ka. And madali kasi takasan kasi nga meron Rafaela. Ay, bumibilis pa lalo. Yung Smart Omega Neos. At hindi lang, talagang pinapunish na napinapansin na kung kanina, okay, sige, makunat ka pa. Pero ngayon na may malepik. Ayun na eh. Pinitik eh. The Wild Wild West. Step back, pitik. Tanggal yung tore. Pero, ang maganda naman dito for the side of Omega Neos is they're really catching up kung ano man yung binabata sa kanila dito ng Echo. Kanina, laki ng ano eh. Malaki-laki yung gold lead nito. Ngayon at 2.4K. Omega Neos, they're saying, right now, they're making a statement, it's our time. Kayo ang maglaro sa laro namin. Ah, setting the mood, setting the tone. Setting the mood, setting the tone. Indeed. Ngayon, Santi Sucre, TC Outplayed, kailangan na nila magsama-sama dito. Si Saida, kukuha na nang kukuha ng stacks yan as much as possible. And importante na makuha nila tong purple buff na ito dahil dito nagkakaroon ng anlima na si Saida. Oh, ito yung buhay niya kumpara. Hindi pwede mawala sa kanya to. Pag ito nakuha ng isang beses, medyo mahirap na. Medyo, yun na. Tatauhan na eh. May magic number na. Although sabihin natin na mas makunat si Alice. Pero kasi, consider nyo somewhat na parang funny ang isang Alice. Na kapag di niya nakuha yung purple niya, there is no chance na mag-extend yung teamfight at may matitika siyang mana. Ay, pasabihin natin naka-common emblem yan. Kasi kapag tumataas yung level ng kanyang blood oath, tumataas din yung consumption per second. Ngayon na may Lord, lima sa dalawa, pero mukhang nakita nila dito si Outplayed. Ano ko siya yung uunahin ni Andorio? Kaso ka lang nila sa Santi Sucre para lang i-heal yung damage na binigay, pero nandiyan naman si Luis para mag-dragon ng habang buhay. Si Zayda ay humaharap lamang doon sa mga damage na binibigay. Ang galing ng takas ni Outplayed doon, hindi siya napagamit ng flicker. Napakakalmadong player. Oo. Napakakalmado ni ano, galawang Janville. Kumbaga kung merong tinatawag na trigger discipline sa flicker discipline. Flicker discipline yan. Uy, pero ito, walang flicker discipline to. Literal na pumasok, nahuli ni Nubaria, galawang Janville. Torn apart, memory na naman, pero mukhang may gugusin na doon sa may madalikuran. Sumarib na nga, ito si Kurt Easy, doon sa member na si Saida, kaya naman hindi na nila iniinda kahit naka-tortoise possance ka pa. Andorio is down. Kung kanina nakaka-retry ka, paano ka-retry ngayon? Inuna ka namin.
Halberd na rin ang kinuha dito ni Outplayed. Everything is in the right place. Ang gusto na lang nila mangyari dito is to take down all outer turrets para control na nila yung mapa. Nag-adjust bigla yung echo ng play eh. Kung kanina objective, ngayon teka nga, narinetrian ako eh, di patayin na lang muna natin. Ngayon na may Lord silang nagmamarcha sa may bandang baba. Kaso nga lang yung taas eh, sinisimulan na. Di na nga, nahintay pa yung Lord, kaya naman yung gitna ay isusunod na. Basag yung taas, pwedeng kumatok sa gitna at sa ibaba. Malayo pa, matagal pa at aabot pa naman si Andoryu. Pero ang Echo Proud ay tila hindi na nagsasayang pa ng oras dahil nandiyan na rin naman yung Astral Echo. Pwedeng humabol, pwedeng pumalag. Low si Santi Sucre dito, kaya naman sa pool na nga lang din ang Astral Recall. Pero si Zayda ay bumababad pa. Sinaliba na nga ni Curtizzi at pwede pang pumasok sa dekoran. Talaga naman with a Winter Transon para hindi siya masaktan. Kaso nga lang sa pool pa rin. Galing kay Ryle, nandiyan na naman yung paghigop ng buhay kaya atras na lang din. Omega Neos, living another life. Ang gandang depensa nun. Okay, ang ganda ng pagkaagawa ng side ng Omega Neos doon sa kanilang depensa. But I would say that is not all them. Nagkaroon si Zayda ng gigil moment at nawala yung immortality niya. If ever man na na-hold off nila yung immortality na yun at nag-focus lang sila sa pag-take ng Torre at hindi binigay ni Zayda yung idea na nandito na ako sa loob eh. Parang nung nakita nandun na siya sa loob at wala na siya ng first kill niya, anong nangyari? Tumutok sa pagkiklear yung mga members ng side ng Omega Neos. So that could have been so much more for the side of Echo Proud. Pero Omega Neos, standing their ground, hindi sila talaga magpapatinag dito. Kumbaga, sige, Torre lang yan. Pero as long as may base kami, laban kami dito. Pinamit na nga ni Zayda yung kanyang retry para lang agawin yung purple buff dahil matagal pa naman yung next na objective. Now, smart Omega Neos, maaring hindi mo na sila mag-risk na lumabas kasi still, yung Edith plus the Minotaur combo, kapag nahuli ka niyan, hindi ka na magigising eh. Mm-hmm. Knowing na wala pang mga Purify ah, ang Smart Omega Neos, puro Flicker to. Oo, ngayon ah. Pero alam mo, ang binabantayan ko talaga dito kung paano yung magiging impact ni Ryle. Kanina, natanggal si Ryle, naging sobrang disaster para sa Omega Neos. So, ibig sabihin, kailangan ni Ryle dito i-channel ang inner unkillable killer mage niya. Hindi talaga siya pwede masipat dito. Kailangan pwede siyang kailangan available siya na batuhan dito si Zayda, si Outplayed nung kanya mga burst para kahit papaano nagdadalawang isip din yung Echo Proud. Sinasano na nga lang ni James yung mga paparating na Astral Recall. Sumubok sumilip si Andoryu pero hindi niya sinubukang silipin yung loob ng bush. Kasi baka mamaya yan eh. Nagpalit ng retro si Zayda. Naging blue. Naging ice. Baka kanina kasi violet. Oo, sa ganun. Oh, para ngayon, slow na. Kapag may nahuli ako, wala na, din na makakagalaw to. I'm not surprised kung may Ice Queen wand ito. Either si Curtizzi o si Zayda. Oh, dumarating na rin tayo sa point na, well, actually, matagal na rin naman talaga to na nagpapalit-palit na. Uh-oh. And kailangan talaga nila na pang hold down sa mga members like Luis, Andoryu, not necessarily like West, pero si West kasi kapag nagamit yung second skill niya tsaka yung Flicker, pwede mo nang tatakan yan eh. Tapos wala na talaga ng takbuhan yun. Parang markado na na. Okay. Markado na. Wala nang Flicker to. Pwede nating i-go. Tapos i-isolate na lang nila yung Rafaela and pwedeng gawin ni James yun. Kasi may solo pick-up siya pwedeng gawin. Diba? Babalibag niya, pwedeng i-burst o pwedeng huwag nang pansinin. Kaya lang ngayon, ang Echo Proud, upang nasasayawan lang ng bahagya. Pero nandiyan yung knock-up. Minawas Fury na kukonekta sa isa. Pero nandiyan rin mo si Zayda. May patong na nakarikard easy. Pero si West ang nagiging target. Outplayed on the back lane. Kalabang Janville talaga. Ito yung MVP performance na hinahangad niya. Si pero Butch si Luis, Pagi, si Pagi. May dragon na ilalabas. Kaso nga lang si Supermark ay mawawala na rin. Mag-isa na lang siya dito at target niya si Santi Sucre. Pero in return, tatlo yung humahabol sa kanya. Makakatakas pa ba siya? Nandiyan na yung flowing blood. May salib na naman. Ang laban natin ngayon ay Animorphs, ladies and gentlemen. May isang dragon, may isang android, may isang panike, at merong isang robot. Mag-isa na lang si Ryle. Mag-isa si Ryle. Kailangan ni Ryle i-channel ang inner defense. The defense of the last samurai. Oo. Kailangan niya depensahan mag-isa to. The defense Curtizzi of your life. The kaso defense of your life. Ngayon, tatlo pa ang kalaban niya. Nag-primal rat free pa nga tapos na. Umatak speed ni. Wala na. Nung may minion na nakapasok, it's time. And it's game number 1 for Echo.
no burst damage whatsoever. Only damage per second. DPS. Damage over time. Damage over time. Well, damage over time.